Hello, hello subscriber. It's our day 323 and today is August 12 and it's Saturday. Ayun, dito naman tayo sa ating construction site dito sa Bongaville Private Resort dito sa may South Spring Villas, Pukakalamba, Laguna. Ayan, medyo mag-alas 5 na, medyo masama lang yung aking kapakaram na kaya medyo nalate tayo ang mag-vlog at buti naman at may naabutan pa tayong mga ginagawa dito. Ayan, ito yung ating inusin na hagdanan para sa entrada ng bahay. Ayan. Yung oh, parang basta baga mga ganyan ang dating. Ayan, meron na siyang nosing. Tapos malito na lang yung pinakanal niya. Parang daanan na lang talaga ng tubig yan. Natapos na, gana na yung ating sliding ano? Okay na? Ba't parang ano? Ayaw sa taas, hindi ba nakakabit? Ay, magaspang pan pa. Saan sumasabit? May sinasabitan siya. Kulang pa sa hasak yung gungkon. Ah. Ano pa? Papasok ko pa siya ng gusto o yung dingding nga sa akin mo? Yung dingding na lang. O kasi may tumatama pa yun, no? Pero ito sa kabila, smooth na to. Ah. Hindi pa siya nakatornilyo, no? Masyado? Parang umuuga-uga. Talaga, sir. Kasi yung ano niya, yung pag sobrang dikit siya sa pader, kumakalas to. Ah, kaya? Kasi ayon siya sa pader na kaya sinikwat ko yung ano niya. Umuga-uga ano? Diba dapat fix halos? Parang fix lang siya. Hindi kasi siya yung ano niya tayo. Parang maganda pang ginawa natin, hanging na lang siya eh. Kung ganyan lang din. Wala lang, hindi talaga. Dito. Yung ano na. Pero ano na nangyari? Ba't parang ano na siya? Nakabuka na ba to? Nakabuka na siya? Binuka mo ba yan? O ano? Hindi. Ganyan lang talaga yan siya. Ngayon lang siya talaga. Dapat parang pag binaano, parang nadidip, nawawala sa loob. Ayan o, natatanggal. Bakit natatanggal siya? Talaga natatanggal? Bakit? Hindi na ano, hindi siya standard nito. Mayroon kasi nitong malapad, sir, yung ganyan kalapad. Oo. Oh, ayan, natanggal na siya, oh. Ayan, natanggal na. Ay, ano nangyari? Nasira na siya. Para siyang bumuka, ayun o. Kaya parang natatanggal. What happened dyan? Naku. Ano natin? Oh, nakatanggal ba dito? Okay, nakatanggal pala. Ayan, nasira na siya o. Tanggal na. Sibisibihin. Sadal papalitan or ano, ano kaya nangyari ba dyan? Hindi mo siya binuka o talagang natanggal lang? Hindi ito binuka check na. Pero tinornilyo mo yan na nakakabit yung bakal. Oo. Oh. Pero natanggal lang siya. O kanina pala tanggal yan? Ito. Ano na. O di sabi lagi matatanggal yan? Hindi siya para talaga sa ano? Kung ano, dadagdagan siya ng... Hindi, huwag natin ipili kung talaga natatanggal, nasira ba siya o talagang natatanggal lang. Nakalas talaga siya sir, sinubukan ko rin kanina. Pero may ano siya. Eh pag ganyan, hindi na natin gagamitin kasi kung ipipilit lang natin na hindi naman yan, lagi siya kahit bumili ako ng bago, matatanggal din. Ibig sabihin matatanggal uli. O dahil nasira lang siya. Yung ano na lang siguro sir, kung bibili ka yung medyo malapad na.
na ano. Oh, mahirap ka kasi naka-welding ka na doon ng ganun. Mag-iiba na siya. Hindi, ibig sabihin, pag binili ko mas malapad, iba na yung ayos niya kasi ito. Malapad na yung ah, nakadikit lang ba siya dito? Oo, yan yun. Ay, pero ito pa, nilubog mo yan? Ay, dito sa nilubog mo, kabila? Yung sa kabila lang ang nilubog natin dahil sasapit na yung ano. O, pero dito, hindi siya natatanggal. Hindi. O, bakit siya natatanggal? Isang parehas pa siya natatanggal. Ano lang siguro. Ano nangyari? Kailangan ko malaman kung nasira lang siya o talaga natatanggal o hindi kasi kailangan tayong magdesisyon. Nasira mo o natanggal lang siya o ano nangyari? Hindi, ganyan lang talaga siya sir. Wala lang siyang sira kahit anong aluin niya. O, kung wala siyang sira, natatanggal lang na ganyan, hindi magandang gawing pang gate yan, pang sliding. Kasi babagsak siya lagi. Pag kumalas kasi siya dito, sir, ano na siya yung... So, hindi siya pwede talaga ng one-sided lang. Kailangan nagtutulakan siyang dalawa. Yung sabay yung ano niya. Kailangan kabilaan. So, yun. Hindi ko alam na may pwede gano'n lang siya. So, kung gano'n, hindi siya pwede ng isang side lang, hindi natin pwedeng gamitin yan. Ano na tayo? Mag-change tayo. Kasi kung re-remedyuhan mo lang, pag wala ka dito, ilang araw lang, babagsak uli yan, eh... Diba? Nagigit mo ba ako? O si tatanggal, papalitan na natin yan. Ibibitin ko na lang siya. Maganda sana yung ano po na dito siya. Bali, para siya may patungan dito na nasa ilalim siya, sir. At saka sa ibabaw. Ay, ito gusto ko sabihin. Ito, yan. Ganyan, may release. Ganyan sa nangyayari. Kaya yung inano ko, yung bitin yung ano niya dahil para dito yung sana. Pari magkakaroon siya ng patungan. Kaya bitin yung ginawa mo. Eh, sandali lang. Kung ginawa mo ng bitin yun, ba't di mo sinabi sa akin na yun na lang ibilin natin? Eh, ganito pa rin ang gagamitin natin, kaso yung ano nga lang. Bali, parang nakahawag siya dito lang. Ano, naguguluhan ako. Eh, ba't di mo inuopen sa akin yan noon? Sinabi ko yun. Na? O, eh, ba't di mo sinabi sa akin, anong bibilin ko? Hindi, yan pa rin yun. Yung kaso, magkakaroon siya ng patungan, bali yung... Patungan? Paano kaya patungan? Ilagay natin yung ano niya, yung guide niya. Tapos? Bali dito. At talagang natatanggal siya na ganyan lang? Basta kiniklip, may kiniklip lang siya dyan, gano'n? O, so hindi pwede siya ng ano talaga? Oo, mahina kasi ito pag ano to. Actually, wala akong idea na hindi siya pwede na one-sided, kaya ginamit yun ang ginawa ko. Pero since nalaman ko na ngayon, pero yung ano, hindi ko na gusto siyang gamitin. Siya, ano, itong ano na to, dito yung nakalagay. Ah. Ito yung isa dun sa taas, yung pagkakapitan. Okay, ba't di mo sinabi sa akin na dapat kailangan gano'n? Sabi mo lang, plano mo lang ilagay doon. O wala ka mo sinabi yung dahilan mo bakit doon. No, sabi ko dito, pumayag ka naman, so hindi mo sinabi sa akin yung consequences. Na alam mo naman pala hindi pwede nang hindi nagtutulakan yung dalawa kasi natatanggal pala. Pag nasa one side siya, natatanggal pala yan. Basta sabi mo sa akin yun ang plano mo, plano lang. Eh kung hindi ko sundin yung plano mo kasi plano lang yun. O hindi mo sinabi sa akin kung bakit hindi nagawa mo yung plano mo. Hindi na paliwanag. Oo, dapat pinalago ko sir, hindi pwedeng ganun kasi pag hindi siya nagtutulakan, magbabagsak siya doon sa isang side. O, ngayon ko lang nalaman na ganun pala yan. O, so, ibig sabihin, may error tayo sa ganyan. Ngayon, paano plano ngayon? Paano remedyo natin ngayon? Pero mo, isang araw mong ginawa yan. Sayang na naman isang araw natin. O, pero may nakita ko dun sa ano, sa Wilcon kaninang reels. Kasi mga hardware, wala akong nakita eh. May nakita kong reels doon na ano, yung pagganyan, no? Na tubular din siya pero parang nakaganyan. May roller siya. Oo, pwedeng hanging. So, pag hanging, kaya na siguro. Oo, nakapix siya din sa... Oo, kahit wala na sa baba. Oo, yun na lang siguro. Tanggalin na lang natin yan, buuin na lang natin yung ano. Tapos lagyan natin mga picture frame na lang yan, mga ano na yan. Sayang kasi eh. Kaya
Sabi, pag nakabili na ng ganun, mahalin na naman na iyan yun kasi isang taon. Bukas na Lunes. O, pero kung sakali bukas, magkakabit pa rin ganyan sa may bukas o ano? Kasi wala pa naman din dyan sa may, ang release mo dyan sa ano, release dyan sa hagdanan. Ah, oo. Wala ka pa rin mabahal? Wala pa tayong na-order na ano dyan. Na? Yung gagamitin mo sa ano. Bakit wala pa? Sabi mo may mga bakal ka dyan, wala ka ng bakal? Di ba sabi mo stainless na mo? Sabi ko magtitesting lang muna tayo kung pwede yun. Yung ano yung tawag dito? Gamit muna tayo ng hose ng blue, may sobra. Ay, hose. Yung tube. Ayun yung ano, pipe. Tapos iinitin natin, tignan natin kung pwede. Kasi mamaya, hindi naman pala uubra. Bumili na ako ng stainless, o di ba? Para maingmano ko sana ma- O sa bibili na ako talaga. Mamaya bumili tayo, hindi natin magagamit, sayang na naman ha. Basta ang mga yung panglito niya sir, may mga elbow yung may long elbow, may short elbow yung pang siko talaga. Tapos yung long elbow yung sa mga balik natin para hindi tayo mahirapan ng balukto. Bakit mag-elbow ko? Hindi, yung sa mga siko niyang paganyan sir. Na, meron yung 45 elbow, meron din ano, yung 90. Ah, hindi kaya ng balikul, ano lang, yung binibent lang natin, pag ganon. Kasi kapag nag... Stainless kasi yan, sir, kumukontra yan. Na, ha? Kaya wala tayong pang tunaw na, wala tayong pang ano ng stainless, yung pang... Tinanong kita kahapon, sabi ko, Toy, ayaw mo ba mabalikuin yung mga stainless? Kaya naman, sir, ang ganda ng sagot mo. Hindi, yung, ano kasi yung gagatlaan yun, bawat ano, no, para siyang... Ah. Ano, tatapasan siya ng grinder, pero hindi siya putol. Oh, pero may nakita kasi ako na ano eh, may parang may kanal siyang ganon, tapos may baka, may tubo lang, may ilang pang baliko. Mm-hmm. Pero kung tinanong kita, kaya kasi baka may discarte ka na kung paano balikuin. Pero ang sinasuggest mo siguro ang baliko, yung ano, yung aanguluhan mo siya. Kaya pinuputulan mo yung tubo dito, pinanggayong ganon. Para pag binaliko mo, lagyan mo ng B, para magdidikit-dikit yung mga B na yon. Oo. Pero yung sa amin kasi sa Marikina, yung pinagawa ko yung terrace namin, parang pag ano kasi yung terrace namin, oh, pabilog, pinabend ko lang yun. Hindi na ako sa bending, ano lang. Pero dito, kaya tinanong kita kasi meron din nagmamano-manong bending. Kaya tinanong kita kung marunong ka magbending ng mano-mano. So wala ka pa, hindi ka pa nakakapagbend ng ano. Kaya kadalasan kasi ginagamit namin may mga talaga yung earphone na ah, eh pag elbow kasi perfect ang ano yung 45 degrees o kaya ano, yung bend lang naman na nakaganyan lang. Kailangan po ba na, paano ka mag-elbow pag ganyan lang? Hello. Nakabalik mo lang, nakaganyan lang o, oh, eh elbowhan mo ba yan? Hindi, ang punto ko lang, nagamit ko ba ng elbow pag ganito? Pag ganito siguro, gagamit ko ng elbow. Ayan ito yung tubo, kaganyan. Pwede yan mag-elbow ka ng 45, eh kung nakaganyan. Oh, bebend mo lang nga yan. Kaya ang tanong ko, marunong ka ba mag-bend? Kasi pag hindi ka marunong mag-bend, saka ako na po problemahin kung ano gagawin. Pero kung... So kaya hindi ka pa nakakapag-bend? Wala pa? Hindi. Wala ka pang ginawa rin DIY na technique sa pag-bend? Wala ka pa rin ginagawa? Yung ano lang, yung mga tubo na ano, sir. Yung hindi mga stainless. Oo, ginagawa. Nabebend mo? Pero pag mga stainless, di pa mga mas matibay ba yung pati stainless? Matigas kasi ano yan. Ang stainless? Oo, kung medyo kasi. Kasi yung plano kasi namin dito dapat stainless na ano, para pwede ako magpahulog na lang dyan. Eh kaso, ang inano ko nga, di pa siya makakapag-bend ng ganong klaseng bend lang, na simple lang. Pero pwede naman, ano, may nabibili naman pang bend lang sa 1,000, 2,000 lang yung pang bend lang ng tubo. Nakakita ka na ng gano'n? Pambend ng tubo? Mga bagong tubo yun, di ba? Ihilain mo lang ng gano'n. O, pero pwede naman. Dito na lang sa gilid muna. Saka ko naisipin yung ano. Oo. O, yun. Sandali mo lang naman gagawin siguro yun, no? Hindi naabot sa linggo yan, ha? Handle na lang yan. So siguro maski wag na rito. Wala na, open na to dito. Ito lang.
dyan sa kadoon. Kasi pagkaakit ako dito, kuhahawak naman eh. O, ayan. O, ito kayo ng problema namin dito, yung saraduhan dito. Change na naman kami ng ano, kasi nga, hindi ko alam na, ano, hindi pala pwedeng one-sided ito. Natutuklap na, nagulat ako natanggal eh, oh. Kailangan pala dyan kabila ang side. Hindi siya pwede na one-sided lang. Pero yung ginawa ko sa TV ni Mami, ito gamit ko, hindi mo natatanggal. Three-fold pa yun, three slide. O baka di mo na nakabit ng maayos. Makabit. Kasi pag ano to, hindi ito nakakabit, yun siya yung hindi siya makakalas na hindi mo ito pipindutin. O so ngayon, ano nangyari yan? Bumuka lang siya. Baka naman nabuka, bumuka lang, hindi naman kaya. Wala naman. Parehas lang naman yung ano niya. Eh, ba't ito hindi natatanggal? O, parehas lang. O kasi nakadikit siya, nakasandal siya. Ito maluwag. O kasi maluwag ko dito. Sigurado ka na, yun ang taga problema ha. Yan ang talaga. Eh, ba't hindi naman ako kay mami na TV? Kasi gumawa ko sa igaan ng mami ko, yung TV na i-slide. Kung gusto niya dito manood, i-slide lang ganon. Tapos ang gamit ko lang ito. Nasa dingding, in-scroll ko yung ganito, gumawa ko ng frame, tapos three-fold pa yung paglabas ng isa, pwede pa lumabas ulit, tatlo na sa loob. O, hindi naman nahulog yung TV dito, wala naman tumutulak. O, ba't kaya naisip ko ito gamitin din, kasi inisip ko ganun. Pero bakit itong nabili ko, bakit ganun? Nahuhulog sa kabilang side. Alias, sira talaga to. Hindi siya sira, natanggal lang. Baka sira siya, hindi ko tuloy maintindihan. So, mami ko nga pala, hindi naman natatanggal. Ano kayo nangyari? Kasi mamaya, may konti lang pala, di tuloy na natin ganyan. Pero pag talagang hindi pwede, maghahangin na lang ako. Kasi sayang, oh. Kaya minsan, maganda talaga ginagawa, sinasampulan muna namin eh. Hindi ka tulad dito, oh, ginawa na yung frame, nagawa na lahat-lahat. Tapos hindi pala pwede sa huli. Oh, yan ang ano. Dapat pala tinesting muna namin kung anong diferensya. Kung pwede. Pero bamaya, hindi lang napasok sa dibote nung maayos, kaya ganyan. Kung bamaya, hindi mo lang napasok, kung nga mabuti. Yan, kumapit na. O, tapos. Ah, baka naman, hindi lang, siguro nakaskruwa yun, oh. Ayan, hindi nakaskrew, kaya lumuluwag siya. O, ayan, hindi nakaskrew sa dingding. Kaya nga, ilangat ko siya, sir, dahil ano siya yung pagdating din sa dulo, lalo siyang kumakalas. Kaya inangat mo. O, dilagyan mo ng palaman dito, saka iskruhan mo. Di ba, dilagyan mo ng palaman dito, o, saka mo skruhan. Hindi, kasi wala siyang skru, kaya lumulundo, o. So, para hindi siya lumundo, dilagyan mo ng ipit na bakal, o kaya kahoy. Saka mo siya iskruhan, hindi kayo naka-fix na. O, di ba? Ayan, walidyan mo ng palaman dito, oh. Saka mo iskruhan. O, di okay na. So, hindi siya sira. Tinga, oh, hindi na siya nakakalas. O, pwede naman pala, eh. Kala ko ba kailangan tinutulak? Nililito mo ako, ha? Hindi lang siya nakapasok kanina. O, ayan, ha? Para hindi siya lumundo, yung iskruhan, ladyan mo ng ito, oh. Ano ba to? Kakoy? Wala ba tayong pang-ipit dyan? Baka lang din uli. Tapos doon mo yung screwhan. Di ba sabi mo kasi kaya tinanggal mo yung screw dyan? Kasi nga ano, pasikip, lumiskip siya. Ay, washer. May mga washer tayo dyan, di ba? No, lagyan mo ng washer. Oh, di ba? Hindi naman siya nakakalas eh. Kala ko. Oh, ayan. Oh. Ano lang talaga? Maluwag lang doon na yun, oh. Kikita ko siya, maluwag lang. Okay lang pa siya, hindi ka naman palitan. Si Butoy lang, niloloko lang ako talaga. Sabi, kailangan din tulak, oh, hindi naman. Ang malakas ang kapit niya, oh. Talagang hindi lang siya nakaturin na yung frame niya, yun, oh. Ah, nagagpiga na lang yun. Oo, eh, pero wag mong turnilyuhan na walang ipit kasi sabi mo bumabalik, oh, di ba? So, para pantayin siya, yung turnilyuhan niya, lagyan mo ng washer o palaman. Mas maganda, bakal na lang, o kaya yung, ano, bakal may butas, o kaya washer.
wala kasi tayong washer. Ano ba may washer natin dyan? Washer na dinamit natin. Meron tayong washer na bakal dyan? Oo, DIY ka na lang ng ano, flat bar, butasan. Kasi pagka ako'y baka maano eh, mabubulok lang. O, ayan. O, nilagyan muna dito ng halo o pansamantala. O, ayan. Actually, medyo hindi ko pa siya masyado bet, pero okay na rin to. Dapat kasi nasa ilalim pa ng husto yung kanal. Para hindi siya mukhang ano o. Oh. Pero pwede na rin. Ah, kasi mataas pa rin yung ano, hindi pa rin siya nagmukhang ano. Nagmukhang nosing. Nagmukha siyang ano, halo blocks na nakahiga o. Oh. Pero pabayaan mo na. Nakaka-stress na yan. O yan, yun lang ang problema to. Yung malo, ano siya, nakakalas kasi doon. Kala ko ka, mag-change na naman tayo ng sistema eh. O, mali ka sa kanina. Sabi mo na pwedeng tulakan ha. Pwede pala eh. Ayan, matibay naman. Kapit niya pala. O, pag hinila mo. Hindi naman nakakalas. Maluwag pa yan. O. O hindi, kanina pag nakaano, saka kung sakali naman, may tungkod naman na bakal, o safe naman, ano lang, maluwag, nagbumukha lang siyang lost kasi hindi nakatornilyo, at naka-floating. O, oh, hindi, no. Ang sexy-sexy, kakameriendo lang namin. Yan ang pinakamaganda dito. Uwe. Bati ka naman dyan. Hello po sa inyo, mga followers. Ayan, tarik yung followers. O, ayan mga palinggan niya, ha. Basta ito sa loob. Yaman. Ayan, basta ito tayo sa loob. Kasi nga, ni-stress tayo ni Butoy eh. Ay, hindi mapaliwanag sa akin maayos. O ano to? Nagpapagwapo? Karay oh. O, may mga ito yung barbero namin dito na ano, na call boy. On call eh. Huwag naman pa masyadong pagwapuhin. Baka naman hindi na makapagtrabaho yan at puro chicks na lang isipin. Ayan. Oh, ito si tatay, overtime. Overtime si tatay kasi nga kailangan niya taposin yung pintura. Naglagay na siya ng mga ano, tawag dito, ng finish ng mga tiles natin. Ayan noon. Ayan na. Tapos ay nagba-block na siya sa mga railing. Puro block na. Kaya sa event, hindi nyo nalagyan lang ganyan sa gilid. Doon, o, lagyan mo din doon natay, ha? Oo, sige. Pababa. Kasi maganda dito, lagyan mo ang gilid dito. O, yan, nilagyan nyo. Yung ilalim, black, ano lagay natin? Ha? Kasi ano rin, wood din o black? Wood? Ha? Sa ilalim? Ay, ito black lang. Pero ito, iwood nyo rin yan. O, sige. O, kasi kita siya dito, o. Para mukhang buong-buong ahoy, no? O, yan. Ang ganda na ng ating hagdanan. Papuntang view deck. Kesa minna lang at kanina nakakita ay actually kahapon galing ako ng Batangas na Wilcon na Santa Cruz ba yon. Ayun, wala akong nakuha na ano na panel, wala silang stock na. So pero may refer sila sa akin yung Pila Laguna. So punta na naman kami kanina umaga ng Pila at ayun nakakuha kami ng 70 pieces na panel at yun naman talaga yung requirement. Sakto yun din lang din yung stock nila. Yun nga lang, may mga scratch na iba, pero sabi ko, kunin ko na din kaysa ma-stress tayo. Eto naman, yung ating drainage dito, nagpalit na kami ng mga piping dyan, okay na. Wala na yung mga orange pipe. At kami mamaya, magpo-water test na kami kung maglilit yung gawa nila. So magpupuno kami ng tubig mamayang gabi, para malaman kung maglilit yan. So pero kailangan namin tanggalin yung tubig para malaman. Ayan o. Tapos may mga abang ako na nakatayo na pipe.
Yan, na mas mataas ang level sa pool. Dalawa yan, yung para sa kiddie pool, saka adult pool. Diyan ako monitor yung level ng tubig, kung puno na yung pool o hindi. So, diyan ako maglalagay ng sensor. Kasi nga, na-experience na namin dito, pag dalawang beses na nangyari na nagpupuno kami ng tubig, tapos nakatulog kami, pagising namin, tuloy-tuloy lang yung tubig, umaapaw lang, so sayang. So, kung may sensor na ilalagay, di mamamatay na yung makina, di ba? So, yun. Diyan ko ilalagay yung sensor para hindi siya masyado exposed dun sa customer. Yan. So, bukas o ilang araw, baka mahabuhusan na natin yan. Pero mukhang dahil konti lang yung tao natin, siyempre uunahin nila yung siing kesame. Ay, hindi naman pala. Meron pala kami mga grupo ng mason, sila Wamus, sila Nelson, baka sila magbuhos dito. Tapos bukas baka sila Kuya Jerry saka si Master Welder. So yung ano, kagawa ng kesame. Kasi nga yung door natin do medyo, akala ko hindi ano, palpak yung design namin. Pero okay naman pala, hindi lang yun na tornilyo. So ayun, sana mag-work na siya. At ito si tatang, oh, hindi siya nag-overtime ngayon. Kasi hanggang 4 lang sila, 5 na. Kaya ito, nagpapagwapo lang siya. Oh, parang. Yung barbero namin parang artist talaga, oh. Nagtatattoo ka rin? Ha? Ano mo? Bukod sa tattoo, ano pa may kayang gawin? Ha? Madami? Ala? Pati mga service ganon? Dami pala eh. Lahat service yun, no? Sabihin, home service lahat. Oo nga, gumugwapo nga si tatang sa kapit. Oh. Nagbukas ang 20. Ayan, ito yung mga additional na namin na par. Ano? Kasi nga, yung kesame, medyo mabigat. Ito yung pala yung nabili kong kesame. Oh. Ano siya? Hindi siya PVC. Ano siya? WPC wood. Ano? Basta yun, WPC. Mas makakapal siya, saka mukha medyo may pagka-wood texture talaga siya. Kasi nga, wood, ayun, wood plastic component. Ayun. Medyo mahal lang ng konti ito kumpara sa PVC. Pero ito, lalaban to sa init. Eh, lalong-lalo na doon namin lalagay sa bubong, di ba? Lalaban yan. Hindi katulad nito, PVC lang gamit ko dito kasi wala namang mainit na loob. Hindi naman mainit yan. Meron namang sahig. Ito, direct sa yero, kaya kailangan talaga pang outdoor. Ayan. At ito, kaparehas ng kesame ko na rito. So, ayun. Kaya, napapadagdag ako ng mga paring dito para maging matibay siya. Kasi nga, baka matibay nga siya sa araw, pero doon sa bagbabagsak naman siya, di ba? Ayan, papadagdagan ko yung mga pabitin ng tinatawag nila. Kulang-kulang kasi eh. O, ayan. O, may susunod ba? Lahat ba sila? Wala po. Ganda. Ha? Ganda. Oo nga, no? Hindi pa tapos yan. Ha? Oo nga, pag natapos na sana, no? Akala ko nga may tapos na, hindi pa eh. Lagi yung ano na ngayon, birthday ko na. Happy birthday po. Oo. Nabutan na. Ano ba, pagupit ka rin? Ako, ito ba? Ito yung mga gusto mong pabata eh, oh. Oo nga, no? May baka may nakatira na dyan eh. Wala. O yan. Sakto sa 27, ano? Gago, magba-manufacturing to ng ano eh. Anniversary kasi nila eh. Kaya pag uwi ng ano, kailangan guwapo. Oo. O ayan, medyo wala tayo masyadong ngayong update. Ay, ito pa pala. Yan, nilagyan na namin to ng ano. Kasi maglalagay ako dito ng... di ba may hagdanan? Kasi si mami nagre-request ng hawakan para pag umakit daw siya, ninahirapan. So, yung hawakan na yun, i-extend ko na rito hanggang dito na rin. Para kasakali, hindi mauntog dito yung mga maliliit at mga bata. O, dito ba, untog dito. So, maglalagay na ako ng railing dito. Para kung... Kasi pag wala yung mami, mga bata naghahabulan, di ba? Hindi na lang malaya na meron dito mababa na platform, o. O, dito tama ulo dyan. So at least dito may harag na siya na railing. O hindi na sila lusot dyan. Maliba kung talagang akit at hinalala yun. O, labas na tayo doon. Hindi na natin problema yon kasi nga sila na yung umakit mismo.
Ayan. So marami pa tayong gagawin mga ano. Tapos meron pala tayong canopy pa dito. Maglalagay pa tayo ng bubong dito, maliit. Hanggang dito siguro. Papantay ko lang siya dito. Ayan, dyan. Tapos diretso siya papunta dito sa may kabila. Ang purpose talaga nun, para yung ulan hindi nagdi-drip dito. Isa pa, pagka medyo umuulan, nakakatawid, nakakadaan sila dito. Kasi pag umuulan na ganyan, hindi ka na makatawid eh. Pag wala ka sa ulan, stay put ka na lang dun eh. Tatakbo ka pa dito para makadaan ka dito kasi mga umuulan nga. O, sakali yung dagdag ano lang, kung anong mahulog ng mga bagay dun, hindi didiretso dito. Kasi yung slope ng po, lang, yung pinaka ano niya, yung tagtoy level niya, papaloob. So kung may mahuhulog ba na bagay, hindi pupunta sa pool, pupunta siya sa gutter. Ang gutter niya dito sa gitna, sa dingding. So sasaluhin niya yung mahuhulog mismo. So may konti tayong ano, security dyan. O yan. Tapos kanina, nilagyan na nila ng ano yan, ng grout, yung mga flooring dyan sa kagilid ng mga hagdanan. Pero ganyan natin muna akitin, bukas siguro. O yan. So yan lang muna yung update natin. O ito din mga bagong gupit, ang gwapo. Hi guys! Hi guys! O yan, so kung hindi pa nagsasubscribe dyan, baka naman. At madagdagan na tayo. At syempre, huwag kalimutang i-click yung notification bell para ma-update kayo sa aming channel, Labong and Jeff. Lalong-lalo na, masubaybayan nyo yung aming construction ng aming resort. Yung private resort na Bongaville. Dito yan sa may Bukal, Calamba, Laguna, South Spring, Villas. Ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye!